gaano po kahirap yung naging relationship nyo before matanggap ng iba? So, kinakabahan ako araw-araw. Andun yung kaba sa akin na baka magbiglang pumasok ako, bigla na ako ipatawag. Hindi mo mararamdaman yun kapag nagmamahal ka talaga. Okay? Pag nagmamahal ka kasi, naniniwala ako, hindi ka natatakot. So yun, gusto ko balikan kasi unexpected din yun. Kinakabahan pa ako nun kasi ako yung nagtatawag ng mga 18 roses. Tapos medyo gumilid na ako dun. Tapos, ang saya ko lang kasi nung time na yun, yung gusto kong mga tiyempo na para makapag-usap kami ng dalawa nyo, dun nangyari. Yun, so yun yung pinaka-favorite moment ko. Next question. Okay, tanong naman ni Aldrian. Okay, si Aldrian. Sino pinaka-sweet? Ito. Ako. Wala nang kwento, wala nang intro, wala nang pali-paliwanag. Ako ang mas-sweet. Sabi ni Carmen Morales, ang tanong niya is... Ano po favorite nyong food? Pa-shoutout po. Speaking of, ano favorite namin food? Una muna, sisig. Ako, samgipsal, sinigang, adobo, basta luto ni Ayn. Tapos, basta saka luto ng mama ko, syempre. Something na maanghang. Hindi kami nakakain ng walang sipon. So, lahat. Pero, hindi ako makain ng gulay. So, okay, nakain ko naman lahat. Tanong ni Sheila, Sunflower. Sunflower yung... Okay, ang tanong niya is, nakaramdam ba kayo ng hiya o nailang sa isa't isa bago pa kayo? Pa-shoutout na rin po. Ako hindi. Hindi ako nahihiya. Parang ganun ako sa school eh. Kasi nakita ko sa kanya. Ano nga, first day namin, nung nag-introduce yourself ako, kaming lahat, kanag siya eh, na tao. So parang, sa isip-isip ko, hindi siya mahirap yung ako. So, yun lang nakaramdam ng intimidation or what sa kanya. Ikaw ba? Ako intimidation. Kasi, sanay naman ako makialubili, makisalo sa mga tao. Kaya, yan. Tsaka, teacher ako nun eh, siyempre. Hindi ko pwedeng mailang. Although may mga teacher na nai-intimidate sa student, ha? Eh, ako, makulit ako eh. Ayun. Maano kasi siya. Mataas ang confidence. Pag makulit yung pagdano ko, mas makulit ako. Next question. Tanong ni Jamaica Ampong. What if di kayo nag-work before? Magiging kayo ba in the future? Ganda ng tanong. Ano naman yung tanong niya? Kung hindi siguro nag-work yung relationship namin dati, feeling ko hindi talaga kami or hindi magiging kami talaga. Hindi talaga. Kasi ako ah, sa akin lang, yung mga first challenges kasi, minsan, pero madalas na nangyayari sa akin, na doon ako nagre-rely. Kasi lahat ng mga mabibigat na challenges na na-encounter ko sa mga taong papasok sa buhay ko is nangyayari sa unang pagkakakilala pa lang. Yung kumbaga yung pinakabago pa lang, like ilang months pa lang, ganyan. So kung hindi siya siguro, hindi niya ako nilaban nun. Kasi ano yun, eto rin eh, as a girl, kasi gusto ko makita sa kanya bilang lalaki kung talagang willing ba siya na ano eh, na parang ano yun, willing siya na panindigan ako bilang babae. Hindi bilang ano ha, hindi bilang dahil sinabi niya mahal niya ako, panindigan ako, hindi. Gusto kong panindigan yung sinabi niya sa akin na gusto niyang patunayan daw sa akin na kaya niya akong ipaglaban. So yun, kung hindi niya siguro na panindigan nun, and then dumating yung araw o time na nagkita kami ulit,
and gusto niya ulit i-continue yung relationship namin, tingin ko hindi. Kasi may isip ko, nandun na sa akin yung trauma na baka maulit-ulit, baka may konting pressure lang, bumitaw siya or agad, or baka hindi niya kayangin ulit, mag-back out siya. Diba? Yeah. Ako naman, ako rin siguro hindi kami magkakatuloyan in the future kasi naniniwala ako na kapag tapos na yung isang relasyon ko sa isang minahal ko dati, never na mag-work ulit yung relasyon. Ay, ganun ka? Hmm. Depende. Depende kasi kung wari. Ay, oo. Kung wari, nag-iwalay tayo. Wari lang. Tapos, nag-iwalay tayo ng ilang buwan o ilang linggo. Pero, ikaw pa rin yung mahal ko. Ikaw pa rin baby ko. Ikaw pa rin ang baby ko. Sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. E di, yun. Okay lang. Doon. Pero yung in the future na, yung matagal na, malamang nakamove on na ako. Ako hindi. Pero yung commitment. Depende. Sabi mo nino, wala. Hindi. Yung sa atin nga. Ah, sa atin? Wala talaga. Kasi yung situation naman natin dati, hindi naman nag-start sa magandang, kumbaga hindi siya, hindi maganda yung start. Hindi tayo naging, nagkakilala tayo ng both single, nagkakilala tayo ng walang problem sa paligid, walang humaharang sa pwedeng maging relasyon natin. Sige. Next question. Tanong ni Zyrel Nicole. Paano nyo po na-realize na siya na talaga yung para sa inyo? Sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. Tanong nyo masyado nga na. Okay. Paano ko na-realize? Tama ba? Oo. Na ako na yung para sa'yo. Na-realize ko yun. Ito, honestly speaking to. Walang relasyon na perfect. Kung sa nakikita nyo sa amin sa TikTok, eh, sobrang okay namin. May mga times na nag-aaway kami. Parehas kaming may mga nagagawang hindi maganda para sa isa't isa. May mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan at may mga bagay din na hirap kaming ayusin agad. Kung sa tingin nyo kami yung perfect, kung dami kasing nagko-comment na ang perfect na relasyon nyo, sana huwag kayo magbago, ganyan-ganyan. Hindi po kami ganon. Wala akong perfect na relasyon. Walang perfectong relasyon. Bago kami umabot dito, ang dami namin pinagdaanan. So, na-realize ko talaga na siya na yung para sa akin nung time na nakakagawa na ako ng mga bagay na hindi ko naman dapat ginagawa sa kanya. May mga mali ako nagawa noon. And still, tinanggap niya pa rin ako, pinatawad niya ako. Ganon din ako sa kanya. No, wala akong dinadrop na kung ano mang bagay. Sa aming dalawa lang yun. So, yun. May mga, kasi yung iba'y parang pag sinabi na lang, ah, ginawa niya sa'yo yan, iwanan mo na yan, wala na yan, hindi na mag-work yan, uulit-ulitin niya lang yan. Sa amin naman hindi. Ano eh, lagi kami nagbibigay ng chance sa isa't isa kasi wala namang ang taong perfecto eh, relasyon pa kaya, di ba? Kung sa loob nga ng isang pamilya, may laging isang hindi nakakaunawa, tapos di ba, ganun din sa relasyon bilang mag-asawa. Lahat nagkakamali. Kasi nga, walang perfecto. Kahit tao, walang perfecto. Kahit relasyon, walang perfecto. Okay? Parang yung luto niya, hindi perfecto. Wala nang sabaw, di ba? Sabi niya kasi, nag-text siya kanina, papakita ko, ayan. Ayan. Sabi niya, nagluto daw ng noodles. Hindi. Konti lang yung sabaw. Eh di siyempre, sisip-sipin na ng noodles yung ano, yung tubig na konti lang sabaw. So, kasalanan ko pa. Kasalanan mo. Ano nga sabi mo ngayon doon? Para mo na-realize na ako na talaga. Tama ba yung may tanong? Oo. Hindi naman kailangan tanongin yan eh. Kasi una pa lang, nung pinaglaban pa lang ito, sinabi ko sa sarili ko, sinabi ko sa pamilya ko na ikaw yung mahal ko. Ikaw talaga yung mahal ko. Siguradong-sigurado ko sa sarili ko tsaka sa decision kung ikaw ba yun. Wala pong walang magtanong neto. Ako magtatanong. Ako na lang magbibigay ng tanong. Itong tanong ako, galing to sa school pa. Wala pa kaming TikTok, hindi pa kami kilala. Sa school pa lang kami kilala. Bakit sa dami doon ng naging ex mo, or nasabihin natin kanina, bakit sa lahat ng naging ex mo, or naging girlfriend mo, bakit sa lahat ng naging girlfriend mo, ako yung naisipan mong makasama sa bahay, maging asawa? Eh kasi dati naman, wala naman talaga akong plano, diba?
sinasabi mo sa'yo lagi yun. Wala akong planong makipag-live-in, hindi tama yun, hindi ko gusto yun, hindi mag-work yun. Ganun hindi niya gusto man. Yung idea na magkasama sa bahay. So ako, hindi ko alam. As time goes by, tuloy-tuloy, ganun yung nangyari. Hindi ko rin naman alam kung bakit nangyari to sa amin, ba't ganun, di ba? Lahat naman yan may dahilan, kaya nangyari. Pero, yun nga, sa lahat, bakit ikaw? Eh kasi ikaw yung deserve. I can't help it, I'm falling in love. Ay, gusto mo klaro? Kaya yung sagot po. Yung marami kasing gusto na makaalam nun noon pa eh. Pero, di naman namin sila dapat sagutin. Para saan pa? Pero ulitin ko lang, walang perfect na relasyon. Okay? Kahit siya, hindi siya perfect na ka-live-in partner ko, kahit ako hindi rin perfect. Kasi parehas kami, may sariling damdamin, may sariling ano. Hindi naman porket lagi kayo magkasama, eh lagi kayo nagkakaintindihan. Tama. Kahit nga hindi kayo magkasama, may miscommunication kayo eh. Tama. Diba? Kasi nga, walang perfect na relasyon. Okay? Okay, next question. Tanong ni Miguela. Ilan pong baby gusto nyo in the future? Shoutout na rin po kay name ko. Hello, Kay. Ilan baby? Dami natin baby. Baby butterflies. 100,000. 100,000 plus 33,000. 200,000. Hindi, 260 na. 230 na sa'yo. 200. And then, syempre, ako, gusto ko kahit tatlo lang or dalawa lang kasi boy and girl. So mga nagtatanong, gusto ko twins. Pag wala kami lang twins, gusto ko talaga twins. Para isang anak na lang, tsaka marami kasing benefits pag kambalakan ko. Isang tuition lang, mga ganun bagay. Di ba? Practical tayo. Aww! Ako gusto ko, ano, tatlo. Pero, ano, hindi man papalari, di ba? Kahit isa lang. Okay na sa akin. Hindi ka papalari. Basta lalaki. Parang duda ko. Hindi, yung ibig ko sabihin, wari, hindi naman natin kayang mag-anak ng tatlo. Oh! Ang panapakayanin ko ba sa katawad ko? Yun nga. yun nga. Pero, kahit isa lang, okay na sa akin. It's either girl or boy. Pero mas pabor sa akin, siyempre boy. Ito ko, may junior ako. Ako girl. Ako boy. Boy. Bala ako mag-a-a-a. Babawasan yung sabog mo. Okay, next question. What is your greatest fear? Tanong ni Rian. Ah, nasagot ko na sa TikTok ko. Nasagot ko na. Nasagot na natin ito sa TikTok, diba? Hindi ko alam mo yung sabog sa TikTok kasi hindi ko nakakalimutan. If you're going to have a dream someday, ano yung gusto nyong ipangalan sa